magandang hapon po. Baka pwede nyo rin pong ikwento kay Attorney Gabs kung ano po ang nais nyo pong i-reklamo. Yung anak ko po, kasi na, nung buwat po sila nung nag-asawa, hindi po ako nakikiano sa kanila. Kasi bago lang sila. Tapos hanggang sa tumagal po, ito na lang, pag-uwi ng anak ko, nalaman ko na ano, na sila pala ay meron na silang hindi pagkakaintindihan. Ngayon, parang ang gusto ng anak ko, tumalo na lang sa building. Kasi yung mga pagmamahal, pera, kung ano yung mga naipundar, is wala na. Inano na nung babae. Ngayon, matulungan mo naman ako. Dahil itong uwi niya po na ito, wala na siyang nakitang gamit niya, kahit isang medyas, isang sapatos, kundi damit ng lalaki. Wala na rin yung asawa niya at anak niya doon. Kesa umuupa na raw sa condo. Okay. Kailan po huling umuwi si engineer? Yung huling-huli po, ito pong April. April? 2023. Okay, so medyo ilang buwan na rin, oh? May 6 months na. Opo. Hindi, lagpas. Okay. Tapos, paano po ba nalaman ito ni engineer? Na? Yung may gantong pangyayari sa buhay niya? Opo. Noon po kasing 2022, ibinalik sa, dinala nung driver na yon yung sasakyan na Starex. Bilang respeto naman po, dahil ako ang nanay ni Jimmy, pumunta ako doon sa house nila. Nandun si babae. Sabi ko, tsaka yung nanay niya, pero nirecord po ng anak ko. Yung anak kong kinasamang lalaki din. Sabi ko, ay ka, bakit pinadala mo yung sasakyan? Eh, kasi maayaw ko na kay Jimmy. Tapos, nung sinabi niyang ayaw ko na kay Jimmy, nag-isip ako, kasi ano po eh, magpapakasal na po kami nung ano niya, parang nagpaalam din sa akin, nag-respect. Eh yung sasakyan ka ako, baka magkaroon ng problema dahil sa, yung ano ba tawag nito, yung parking. Okay. Isagutin namin yun. Mm-hmm. May binigay ko siyang papel. Ako si Aika Mararak, ibinibigay ko kay Jimmy Ramirez, or ibinebenta, dahil kakilala ko siya, binigay ko itong sasakyan, parang nakalagay doon na ano, ganun lang bigay. Ngayon po, hindi pa rin naniwala yung anak ko, noong 2022 na umuwi siya, na hindi siya naniniwalang ayaw na sa kanya, yung Aika. Inano pa ko, dumating anak ko, binaranggay pa, kararating lang galing sa ibang bansa. Tinawagan pa. Sino ako. Po ang nagpabarangay? Yung babae. Oh, dahil po? Eh, siguro natatakot na may mga kasalanan siya. May mga kasalanan po. Baka meron na siyang lalaki o ano. Hindi niya lang masabi. Kaya, ang ginawa na lang, iniwan niya yung bahay. Hindi siya gustong makita ng anak ko, makausap. Kaya yun na lang ang way niya ipabarangay. Doon sila nag-usap. Nagsabi na po yung babaeng ayoko na. Engineer, magandang hapon po. Hello sir, magandang gabi po. Ano po bang nangyari sa inyo? Kamusta po kayo? Ito po eh, totally po, masakit po. Nag-recover po kasi yung nangyari sa buhay ko. Hmm. Tapos, tinipil ko na lang makarecover. Hmm. Dahil minahal ko po yung tao eh. Hmm. 13 years po kami nagsama, 2009 po. 14 pala eh. Nag-ano po kami, nagpundat po. Dahil alam niyo na po ang panghirap ng buhay sa Pilipinas. Ayun po yung ano namin, yung intention kapag punda, kapabiling bahay. Sumikat po ako. Magkano ho ba ang pinapadala niyo kay dito sa dati niyong kinakasama? Buwan-buwan? 100K po. Guaranteed po? Yes. 100K ka? Okay. Yes. Supposedly, para saan po yung 100K na yon? Totally po yun. Para po ito sa ano po namin, expenses po, makabili po ng ano, ng bahay. Ganyan. Hmm. Bumili po kayo ng bahay? Yes. Okay. Sasakyan. Okay. Galing sa pinagpaguran ko po. Okay. Tapos, pinrovide nyo rin po siya ng driver. Tama po ba? Ang driver po na yan ay
nag-ano po sila, rumirenta ng driver na kakilala. Okay. So, kilala nyo na po itong ginawa nitong ex nyo? Totally po, sir. Nung umuwi ako nung 2019 ba yun? Around there. Siya yung nag-drive ng sasakyan ko. Okay. Kaya sabi ko, parang hindi ko na makilala to. Parang bago to ah. So, na-meet nyo na po nung nauwi kayo? Parang na-meet ko na po siya, sir. Okay. Ngayon, pero prior to that, wala talaga. Hindi nyo kaibigan, hindi... Hindi, sir. Okay. Tapos, I assume, lagi siya na yung kinukuhang driver ng ex nyo? Yes. Nakita ko sa mga picture, nagpupunta pala ng bahay ko yan. Bahay ko, may mga picture na nagpunta sa bahay. Tapos, nagbakasyon pa yata sila sa Batangas. Yun ang kasama niya. Abang ako yung nasa Abruto, nagtatrabaho. Kailan nyo po nalaman na may relasyon pala itong silang dalawa? Totally yan, sir. Nalaman ko lang po noong 2023. This year. 2023 nyo na-confirm? Or 2020? Na-confirm. This year lang. Kasi umuwi ako nung hindi nagkakamali, April. Joy, di ba, nung umuwi ka last year, 2022, pina-record mo sa amin bakit nga yung sasakyan, ba't isinole? Nandun sa record, na ayaw na sa'yo. Ganito po kasi yan, sir. Binaranggay ka pa. Una pong baranggay po namin is 2022 na, nagkakamali, una baranggay namin, na talagang nalaman ko po yun, nung time na yun, nalaman ko po ng bahay, kasi umuwi po ako eh. Wala na po yung mga gamit ko. Wala na po yung gamit ko sa bahay. Kumbaga, parang iniwan ka mag-isaw sa bahay. Wala yung pamilya ko. Kaya may kinakasama siya lalaki. Yung lalaki na yun, total in time na yun, hindi ko pa siya ma-identify kung sino. Pero nagulat ako, may damit ng mga lalaki. Bago po kayo umuwi ng Pilipinas, nung panahon na yun, nung 2022, ano ba siya? Nalamig ba siya? O constant pa rin ba yung usap? Wala na talaga, sir. Ang inano niya na ako. Kailan po nagsimula yon? Currently yan, sir. Nagsimula yan, 2021 August. Okay. Namatay yung father niya. Nung time namatay yung father niya, tinawagan niya ako na sa Singapore po. Nakikipaghiwalay na po. Ano daw ang rason? Bakit gusto makipaghiwalay sa'yo? Wala pong sinabi. Ayun lang, sabi niya, dahil daw yung daddy niya, ganyan, papa niya, ganyan. Parang pata niya, patay. Sabi ko, anong kinalaman ko sa father mo? Ba't nakikipag-iwalay ka sa akin? Pagandang natin, nag-a-abroad tayo. May anak tayo. Siyempre, nag-reaction ko po, nagulat to ako, naghahanap buhay ako sa abroad. Wala pong warning signs yun? Parang hindi kayo puro away ng mga panahon na yun? Wala po. Tumawag na lang? Wala. Binigla po ako, pinurumbot ako, minurumburo ako. Talagang, pinush out. Sabi ko, ano nangyayari sa'yo? Siyempre, alam ba ako? Pandemic. Ano ka makakauwi? Nagpapadala pa rin po ba kayo after noon? Yes, tuloy po tuloy, sir. May remittance record po tayo. So, nakikipaghiwalay siya pero tinatanggap pa rin yung mga padala nyo. Kailan po kayo huli nagpadala? February 2023. Nagpadala pa kayo noon? Bago kayo umuwi ng nitong taon? Yes. Okay. Nakakausap nyo ba, sir, yung anak nyo? Yes, nakakausap. Message lang po eh. Kamusta? Kasi masyado na ng mother ko dahil bihira na ako umuwi. Sila nagpupunta ng ibang bansa na yung loob ko sa akin kahit pa paano hindi po talagang na-miss ko po yung anak ko Kailangan ko po yung siyempre kahit pa paano po yung custody ng anak ko po. Paano po yung padala yung suporta ninyo sa bata ngayon? Tuloy po, nagpapadala po ako. Dahil wala nga po ako, nagpapadala pa rin ako. Kanino ho kayo nagpapadala mismo? Doon sa ATM po. ATM po ng anak ko. May sarili na yung... Opo, ginawang ko po bago ako bumalik ng abroad. Okay. Is there a way na may make sure nyo ba, sir, na yung pinapadala nyo sa kanya lang talaga napupunta? Or wala namang nire-report sa inyo yung anak ninyo na kinukuha yung pera niya? Wala namang ganoon? Wala naman. Sige, sir. In all this, sir, ano ho ang gusto nyo mangyari? Sir, totoo yan. Kinasal na sila ng driver. Okay. Is this verified, yung info na to? Yes, sir. Okay. Ngayon, sir, bago naman po sila magsama, may napunta po kami, nagsama po kami nung Aika. Ngayon, sir, I need ko po na makuha po yung sa akin po, yung napunta ko po.
alam nyo ba, sir, kung ano yung mga specific properties na ito, yung mga pinag-uusapan natin? Yes, opo. Can you give me a sample, sir? Na ano? Yung bahay po sa Pasay, nag-invest po kami ng negosyo sa Cartimore. May petsa po kami. So, apat na petsa po yung nandun. Tapos, yung sasakyan ko, yung Star X, ibinalik. Kaso walang dokumento. Hindi binabalik yung dokumento? Ayaw po. Inano ko, inipit po ako. Okay. Grabe. Tapos, yung mga alahas ko po na nasa kanya. Okay. Sa kanyang alahas niya na ano. Lately lang, nalaman ko bumili sila sa sakit eh. Okay. And po eh, sure po na pera ang ginamit nila po sa galing sa akin. Question lang, sir. Sa bahay po, kanino po nakapangalan nito? Sir, dala po ng pagmamahal. Dahil kasi nasa abroad ako, siya po ang nakapangalan. Okay. Yung businesses po nila, sir, kanino nakapangalan? Ako, dati po sa akin. Tinaransfer ko po sa kanya. Ang maganda dito, sabi nyo nga, meron kayong mga resibo na pera nyo yun. Yes. Okay? Yes. Ang mahirap kasi dito, sir, hindi kayo kasal. Hindi natin masasabi na mayroong kayong community of property. Pero maganda dito, sir, there is co-ownership sa lahat ng bagay na ito, especially galing sa pera ninyo yun. Yes. Sabi nyo naman po, kompleto kayo ng logs ng mga resibo nyo, ng mga padala nyo, lahat. Opo. This dates back from what time? 2012. Simula nung una nyong pagdating dyan. Yes. Okay. Sige, pwede po natin ang gagawin nyo po dyan. Sir, siguro pag na-uwi kayo, we can help you, we can assist you na ayusin lang yung property aspect ng mga natitira. Yung, yan, i-accounting lahat yan, yung mga, ilan pa ba ang natitira sa mga properties nyo? Kasi sasabihin niya, yung kotse, binili nyo yan, pero binalik sa'yo. Nga lang, ayun lang ba yung mag-form part ng co-owned property nyo? Dapat i-calculate natin pag sasama-samahin lahat yan. Ayun, basically, mag-accounting din paghahati-hati nyo, nyong dalawa, kung alin na mapupunta sa kanya at alin ang sa iyo. Ngayon, kung gusto nyo rin magkasundo, para din sa daughter nyo, may mapupunta rin. Para at least secure na si daughter nyo. Dahil po, pinagpag-uuran ko po yan. Yung pa pwede po, ako po yung masusunod. Pwede natin sa negotiations. May mga may mga specific properties in mind ka ba na gusto mong iyon na makuha mo? Meron po. Yung bahay nga po, tsaka yung magkaroon yung sa negosyo po. Pwede naman yan. Sino mag-manage ng negosyo mo, if ever? Buha po yung kapatid ko po. Okay. Pwede naman yan. Ngayon, kasi nga, co-own kayo, supposedly, hati kayo, one half. So, kung ang value ng lahat ng pera, o lahat ng assets doon, let's say, 10 million. Gusto nyong kunin ng bahay, saka businesses, let's say, that's 6 million. Pwede naman. Ganun ang gagawin natin. Ganun ang magiging direction ng negotiations. Otherwise, we will be forced to file a case sa korte para ayusin yung property nyo. Okay, maraming salamat. Okay, so ang mapaipapayo ko lang, sir, sa inyo, rumo-recover lang kayo. Tama naman, nasa tamang ano kayo ngayon eh. Nasa tamang landas naman na kayo, sir. I think, ano na kayo, parang gusto nyo pa mambalikan? Hindi na, sir. Hindi na, okay. Tapos nang ginawa niya po, sir. Oo. Kumbaga ngayon, ang gusto na lang natin, yung sa ikabubuti na lang ng anak ninyo. Yun. Di ba? Ganon. So, kasi siyempre, kailangan ko rin pong mag-recover. May rebuild ko yung sarili, tapos pasa. Kasi po, yung anak ko, mapagtiwala talaga. Message lang nung cellphone, pinapaniwalaan niyang anak niya. Which is ginagamit nung babae. Kasi iniiwan nung bata, bawal sa school ang cellphone. Ang maganda po sana yan, nag-uusap sila ng bata, hindi message lang. Doon lang siya, para alam niya kung anong nangyayari, kung anong isinusumbong sa kanya, ganun. Message lang. Kumbaga, iniisip ni mami mo, baka hindi mo talaga anak yon, baka yung ex mo yun nagpapanggap lang. Nga po, it's a possibility. Ginagamit po eh. It's a possibility, engineer. Pero ganito, kailan ho ba ang next scheduled na uwi nyo dito? Ay, sir.
i-update ko po kayo para makapag-leave po ako, makauwi po. Kasi hindi, sayang nga lang, hindi natin makontakt yung ex mo ngayon, ano? At least sana mahingi natin sa kanya yung part na pakausap sa'yo yung bata kahit via video call, di ba? Via video call, para sure tayo na siya yung kausap mo. Although, yun nga, there's a possibility rin na kung naka-video call kayo, malamang nakabantay siya, naririnig niya yung mga pinag-uusapan niyo. But I guess wala ka naman sasabihin na masama, kakamustahin mo lang dahil anak mo yun eh. Tagal mo nang hindi nakikita yung anak mo eh. Luwian, si daddy mo to. Lagi ka lang pipray kay God at mahal-mahal ka ni daddy. Joy, lagi ko lang sa'yo sinasabi, ang pera, nakukuha lang yan. Yung health mo, alagaan mo, at huwag mong kakalimutan si Lord. Dahil yan ang nagbibigay ng magandang kaisipan para ikaw luminaw ang isip mo, makagalaw ka, at yung health mo, baliwala ang lahat ng kayamanan pag nakahiga ka na. Nakahiga ka na at may sakit ka. Lagi ko yung sinasabi sa inyo, alagaan nyo ang pangangatawan nyo. Mag-move on ka na. Wag mo na sabihin na ikaw ano ka na dyan sa building na yan. Mahalin mo yung sarili mo. Yung anak mo, sabi ko sa'yo, dahil sa naranasan mo, bago mo maibigay sa kanya lahat-lahat kung ano pa man yun, dahil sabi mo, anak mo, kamukha mo, pa DNA test mo, para hindi na naman masayang ang pagod mo. Kay Ma'am Sherry. Lagi ka magdasal. Ayun, kuya, lagi naman kami nandito, mga kabatid mo, na nakasuporta sa'yo. Basta lagi ka lang magdasal. Saka nandito naman kami para tingnan lagi yung anak mo. Kahit na ayaw kami payagan ng asawa mo na bumisita doon. Mag-iingat ka dyan lagi. Nandito naman kami. Ma'am Aika Mararak, ano, kung kayo po ay nakikinig, baka open po ang aming linya para po sana ay mapag-usapan po ninyo yung para po sa bata. Gayun din po sila nanay, kung sana po ay nakikiusap sila para po sa child visitation. Actually, mabisita sana. While nandyan pa naman si engineer, ano, siguro ang pwede natin gawin is, alam nyo po yung address, no? Pwede siguro natin pasamahan sila para sila mismo yung mag-video call sa anak, sa kaka-engineer. Ang problema, yung address, kung saan, yung address na alam nila kasi nakakandado na. Kandado na po yung bahay. Nakakandado na, wala ng tao. Oh, okay. Oo. Asa ka din po kasi, that time po na sinabihan kasi yung mama ko na wag na daw po kami pupunta doon sa bahay nila. Hinihiram po ng babae yung sasakyan. Ngayon, sabi ko, hindi akin yan sasakyan na yan kasi isinoli mo na nandyan. Pero kung ipapahiram ko sa'yo, tatawagan ko muna yung anak ko. Pag pumayag, ibikunin mo kasi hindi naman din amin. Sabi niya, ganun ba? Sige, wag kayong pupunta sa amin, ha? Wag kayong pupunta-punta sa bahay. Yun na lang. Tama-tama, sumagot siya nung tinawagan ko, wag daw ibigay. Kasi yung lalaki naman din ang gagamit. Ang mag-drive. Okay. Grabe, no? Apo. Kasi yun ang driver. Mm-hmm. Well, naiintindihan naman namin yung sakit, no? Engineer Jimmy Ramirez, kasi syempre 14 years, tama po? 13. So, 13 years. Siguro, sir, tama rin po yung sinabi ng mommy po ninyo, sir. Kung ano man po yung mga hindi magandang naiisip niyo, sir, wag niyo pong gawin yan. Yan din po yung mahirap sa ating mga OFWs, no, na napapalayo, syempre, sa mga mahal nila sa buhay. Tatagan niyo lang po yung loob niyo, sir. Pag nakauwi po kayo dito, sir, aalalayan po namin kayo para mabigyan din po kayo ng malaman din po natin kung ano po yung next step po na pwede po natin gawin para po doon sa bata naman po. Sir, kaya, yun, you have something to look forward to, sir. Mag-plan kayo ng uwi nyo dito. Ayusin natin yung mga dapat ayusin. Meanwhile, sir, ngayon, huwag kayong matakot, sir. Ganda-ganda ng trabaho nyo. Kaya nyo nga magbigay ng ganun on a monthly basis. You're a very desirable man, sir. Huwag kayong malungkot. Masakit man ang pinagdadaanan nyo. I'm very, very sure, sir. Malalampasan nyo rin yan.
anytime soon. At anytime na nanghihina kayo, sir, isipin nyo lang palagi yung anak nyo. Kasi you will be doing all of this para sa anak nyo. Mm-hmm. Kasi sir, pag nawala kayo, kawawa yung anak nyo, sir. Wala na magtatanggol sa anak nyo. Mm-hmm. Diba, sir? Tapos, yun, tapos i-look forward nyo, sir. Pag uwi nyo dito, let's meet up. Ayusin natin yung mga dapat ayusin. Kasi as it is, hindi naman makakagalaw sila ma'am dito. Dahil especially, we're talking about properties. So, dapat ikaw talaga, personally. Mm. Okay. Okay? Sige po. Kaya ngayon, sir, enjoy lang. Samang tama, sir. Bagong taon. Bagong buhay. O new future. O single kayo. Dami kayong pera. Enjoy. Mm. Di ba? Ayun lang yan. Di ba, baby? Ganun lang yan. Totoo. Ganun lang yun. Kasi, sir, gaya po ng sinabi nyo, napakaganda ng ano ng trabaho niyo diyan sir at sinasabi nga nila mami mabait daw po kayo at napaka-responsable sir. I'm sure marami pa po kayo makikilala diyan sir na mas deserve pa po ng pagmamahal po ninyo. Okay sir? Okay. Oh, makakakita rin kayo sir ng kasing bait at kasing responsable niyo po sir. Mas doon sa nauna, di ba? Oo. Okay, sir. Tulungan din po natin yung sarili natin, sir. And kung nalulungkot kayo, sir, tawagan niyo po kami. Tawagan niyo po yung nanay po ninyo. Pero wag po ninyo gagawin kung ano man po yung mga masasamang naisip niyo, sir. Please lang po, wag po ninyo gagawin yun, sir. Kasi... madami nagmamahal sa inyo, sir. Yun po. The fact na naandito sila, ginawa nila to para sa inyo, sir. Sobrang dami nagmamahal sa inyo. Mm-hmm. Wag niyo isipin na nag-iisa kayo. Okay, sir? Okay, thank you po. Salamat, sir. Salamat, I'll sir. I'll see you soon, engineer. Uwi kayo dito. Ako. Marami tayong papakilala dyan. Ako po, nagpapasalamat ng marami sa inyo, lalo sa very humanitarian kayo. Kasi hindi nyo hiningian ng kung ano-ano. Basta talaga yung maitutulong nyo. Mm-hmm. Heartly given talaga kayo. Kaya maraming salamat kasi yung anak ko, hindi yan sanay sa barkada, aral bahay siya eh. Kaya sabi ko nga po sa kanya, ako hindi, wag nyo akong pasalamatan. Siyempre po kasi. Obligasyon ko ang magpaaral. Ano po talaga ni Idol, especially sa mga OFW, very close to his heart. Kasi yung mga ganito pang issue yung nangyari, kawawa naman. Sana ako naglolo ko din eh. Diba? Hindi. Pero hindi, diba? Turuan nyo nga, Sir Mang Chicks. hindi po ako marunong nun, ma'am. Hindi po ako marunong nun, ma'am. Opo, hindi po pwede. Huh? Hindi rin po pwede. mami. Pero sila ate Odette na rin, bahala dyan. Naantayin nga daw po nila yan, ma'am. Naantayin ka daw nila, sir, Odette dito. Pagdating nyo dito, sir, punta po kayo ng TV5. Okay? Kami bahala sa inyo, sir. Oo. Labas tayo. Mm-hmm. Shot puno. Oo. Okay, Sir Engineer. Opo, kami bahala, sir, sa inyo. And gaya nga na sinabi ni attorney, saka po natin ayusin lahat, sir, pag nandito na po kayo, sir. Look forward mo yan, Engineer. Makikita tayo soon. Mm-hmm. Salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat. Opo, lalo na yung sa anak, ayusin po natin pag uwi ni sir. Opo. Sa inyo ngayon, mami, pakatatag po kayo. And wala naman po kami hinihingi na any kapalit po dito sa show ni Sir Rafi. Very humanitarian. Yes po. Kung ano man po, syempre, especially yung mga OFWs, ayaw po namin kasi na, lalo na po yung nasabi niyo po na nagtatangka po siya, nag-iisip na po siya ng mga kung ano. Ayaw po namin na ganun kasi, syempre, kawawa din po yung anak. Opo. So, po. So kausapin po kayo namin, mami, sa kabilang studio para po mailatag po natin kung ano po ang mga pwede po natin gawin habang nasa ibang bansa pa po sila si Engineer. Oh, andito ako, laging nagmamahal sa'yo. Isang tawag mo lang, sasagutin kita kahit nag-iiyak ka sa akin sa problema mo. Mm-hmm. Napakahirap maging nanay. Ngayon matitikman mo, maging tatay ka na rin. Kaya mamahalin mo yung anak mo. Kuya, magpakalakasan mo yung loob mo. Nandito lang kami lagi ng mga kabatid mo nakasuporta sa'yo. Alam mo naman yan, isang ano mo lang, iniintindi naman namin kahit busy kami. Maraming salamat. Okay. I love you, kuya. Love you. Ayun. Salamat. Napaghaan niya yung isip ng anak ko. Okay. Engineer, I'll see you soon. Ako. I'll see you soon. Po. Sige po, maraming salamat namin po.
Mahirap salamat, po kasi salamat po sa ibang bansa, ma'am. Solo-solo. Yes po. Naiintindihan po namin, mami. Kaya ngayon din po, magpakatatag din po kayo, mami. Ha? Matulog din po ng mahimbing. Makakatulog na kayo ng mahimbing. At nakaalalay naman din po kami kila engineer. Engineer, salamat po. Magandang hapon po. At ingat po kayo dyan sa Japan. Opo. Maraming salamat po.